Hi guys, I'm Adonis. And I'm Coach Jern. And welcome to another reaction video. Real Brothers ulit tayo. Of course, our favorite. Ito, kalalabas lang neto at one of my favorite songs, di ba? My Sharona. Inabot mo ba yun? Ano yun? Wow! Excited kami marinig yung version ng Real Brothers. I'm sure, napakaganda na naman neto. Tingnan natin. Yes, okay, sige. Signature, ah? Yes. Ay, grabe naman. Saya. Okay, pansinin muna natin yung kanilang napakagandang setup. Oo. Level up eh, no? Grabe. Talagang they are really offering something new visually. Yeah. Congratulations sa kanilang YouTube Silver Play. Nakapaskil dun sa right na. Side. Ayan, naka-Silver Play na sila. Sana all. Mm-hmm. Sana grabe all. Yung ano, no? Corner talaga na gano'n, ano? Tama. Oo, ang ganda. Ang ganda. Sobrang ang ganda ng approach niya. Na kahit maliit lang siya na, makikita mo maliit lang siya na space eh, di ba? Mm. Pero nagbumukhang malaki kasi may white malaki. Effect. Ang no? Ganda. Ang ganda ng setup nung sa drums, di ba? Makikita mo ang daming para mga foam panels na nakapaligid doon sa drums. Oo, nakakatulong sa mahusay na tunog na narinig natin sa tama drums. Yun, diba? Tama yun, tama yun. Nag-evolve talaga yung ano nila, no? Yung itsura nila, yung kanilang get up. Depende din doon sa music na tinutugtog nila eh. Oo ha? Tsaka yung attitude ng vocals nila dito. Iba. Iba. Ibang iba. Oo, oh, versatile din sila. Galing talaga. Effect na, level up na rin, pati okay. Video nila. Okay, kung sino man na nag-edit ng video. Okay. Kudos, ang galing-galing. I love yung pagka-raw ng tunog nila. Hindi siya yung, di ba, rock, pero hindi masakit sa tenga. Oo. Ang ganda kasi ng tunog nila pag pinagsama-sama mo. Electric guitar, hindi siya madumi, tamang-tama lang. Yung distortion yung tunog ng guitar, pero hindi maduming pakinggan sa tenga. Parang, di ba, ganda. Kaya ang ganda ng effect ng tunog niya. Okay. Gusto ko yung part na woo! Oo, galing isang, eh. Isang no? ano. Parang nag-harmonize din. Oo, tas ang sarap pakinggan kasi nga sabay-sabay. Diba? Pati yung bato. Pantay-pantay sila ng energy. Correct. Oh. Yun, energy nila mm-hmm. with the song. Kasi di ba normally, Beatles, Bee Gees, di ba medyo, sila sa mellow, chill lang. Chill. Pero ito yung attitude na, uy, okay pala sila sa ganito. Parang first time natin makakita ng gantong datingan nila, no? Na parang first song upbeat song na. Talaga na sobrang lahat sila. Tingnan mo naman yung drummer. Aggressive. Yung kumbaga aggressive. Tama, aggressive. Yung drummer, talagang asaya yan. Yung habang tumutugtog siya talaga, talagang feel na feel niya yung pagtugtog niya. May attitude. Galing. Galing ng harmony. Nice! Wow! Wow! Oh, di ba? Yes! Highlight talaga. Okay. As is lang siya sa original.
Diba? Kung ano yung lead na ginagawa ng original version ng My Sharona, ganun lang din ginagawa nila. Preservation. Yun talaga yung brand ng Rio Brothers, diba? Tapos ang kagandahan nito, diba? Hindi naman sobrang ganong karak pa rin yung voice. Yes. Nila. Tama. Pero napapanindigan eh, no? Mm-hmm. Because of how they deliver the song. Galing nila sa era na to, no? Talagang, ito talaga yung 60s, 70s, 80s. Ako, I wonder, paano sila na-influensyahan? Yung paano sila nag-start na ito yung gusto nila tahakin na tugtugan bilang magkakasama. Tama. Paano kaya sila nagsimula? Alam niyo ba? Hindi rin natin alam yung background ng family nila. Oo. Baka yung roots nila talaga is more of gantong genre. So, kung may mga fans ng Rio Brothers dyan, please inform nyo kami kung paano talaga nabuo yung gantong style nila ng pagtugtog, di ba? Kung may definite answer lang ko dito talaga, we can start with exposure, di ba? Mm-hmm. Expose ka ng bata. Tama, oo. Oh. Maari. So kung ano mang kwento yan, it's going to be amazing. When you're gonna get to me, it's just me. Is it just a matter of time, Sharona? Enjoy nila. Sorry. Pansinin ko lang yung bass player. Pansinin ko lang yung bass, ha. Kita mo yung ginagawa niya. Hindi usual yung pag-bass niya, eh. Nakita mo yung kanyang right hand. Di ba usually gumagamit ka ng dalawang fingers sa pag-bass? Siya, no? Pick, parang may pick eh. Or parang ginagamit lang yung... Parang style ng pag-gitara. Mm. Which is ganun talaga yung style talaga ng pagtugtog dati. Alam mo ba yun? Bass? Yes, usually yung Beatles. Sina Paul McCartney, yung mga rock band talaga ng mga 70s. Ganyan na style. Ah. Para mas defined yung tunog, yung matigas. Okay. Matigas yung tunog ng bass. Mm-mm. Ganyan yung approach talaga. Kaya defined yung tunog ng 70s, 60s era. Okay. Mm-hmm. Nakita mo naman yung labas ng tunog, di ba? Kaya na-preserve talaga nila yung sound, di ba? Mga minor na kala mo napakaliit na factor, pero yun yung nagbubuo talaga ng tunog ng 70s, di ba? From the style of playing, style ng pagkanta, lahat talaga nagko-contribute siya. Tsaka tingnan mo din, di ba? Apat na elements, pero buong-buo yung tunog. Ganun sila kalupit, talaga. Ito yung gusto kong part. Ito yung gusto kong part. Favorite part mo to? Yes! Just instrumental, yeah. Nag-iba na. Oo, oh, tama. Parang guwaga niya. Nice! Whoa! Wait lang. Nakakatuwa. No improvisation. It's just original. Diba? Original lang yan. Original yung mga ginagawa niya. Kuwang-kuwa talaga. Pati tunog. Diba? Mm-hmm. Pati yung technique na ginagawa. Pati yung sound of the guitar. Talagang gayang-gaya doon sa original sound talaga. Grabe. Oh, galing. Galing. Okay. Kasi ang hirap nun. Di ba daling gawin yan? Okay. Napakahit naman. Ang dami-dami niya ginagawa. Diba? Kumbaga markado. No? Tama yun. And parang nagja-jamming lang sila, they're really having fun habang ginagawa nila tong pagtugtog talaga, yes. Di ba? Nice. Galing. Hey. Yes. Guna, no? Again, yung panning, very important factor talaga. Kasi, yun nga, kung ano yung nakikita mo sa kanila visually, ganun yung tunog na lumalabas sa tenga mo. So, kung si guitar ay nasa right din. So, again, important, use headphones kapag nakikinig naman ganito, di ba? Malaking factor, yung experience. Kung baga, mas ma-appreciate ninyo yung naririnig ninyo talaga. Tama. Pag naging...
having fun. Yay! Ito project na, no? Ooh! Ay! Para i-maintain mo yung ganun, yung di ka na boring sa... Hindi siya boring. Di ba usually pag instrumental, parang yan yung pinaka-lilo na part ng song. Oh, pero hindi. But here, it's not. Yes. They're only proving talaga na kayang pumoste nang hindi nagda-die down yung energy, momentum. Haba nung instrumental. Correct, yan, correct. Oo. Tapos pangalawang itsura ng instrumental na to, di ba? Yes, oh, ibang, parang ibang form to ng arrangement o form ng song. And makikita mo talaga yung paggalaw nila, ang lakas ng energy no, na nabibigay talaga sa atin. Mm-hmm. Eh. So parang tayo nadadala din doon sa, yes, sa energy na binibigay nila. Nice! Love it, love it. Na-enjoy nice nila to. Oh, ang ganda ng logo nila, oh, parang Beatles. To this performance, sobrang na-enjoy nila. Tama yun. Okay. And talagang very proud sila na they're from Tacloban talaga. So makikita natin yung talagang humble beginnings nila. Siyempre, alam naman natin yung story talaga ng Rhea Brothers, di ba? Survival stories and kung paano sila naging successful. Diba? Enjoy mo, no? Sobra, oo. Sobra, sobra tong song na to. Talagang mapuprove natin na really one of the best bands talaga. Good cover. Great cover. Good job, Rhea Brothers. Ano pa mga Rhea Brothers song ang gusto niyong i-react namin para sa inyo? Napakarami niyan. Dami nilang in-overs eh. So lahat ng request nyo, ilagay nyo lang yan sa comment box, okay? I hope marami kayo natutunan sa video na to and sobrang nag-enjoy talaga kami. Thank you so much and we'll see you on our next video. Bye!